Ito yung sikat na Korean fried chicken na pinagkakaguluhan dun sa isang sikat na fast food chain. Paniguradong nakakain na kayo nito. Pero sa mga hindi pa, ituturo ko na dito sa ating kusina. Kaya, let's get it on. Meron tayong isang buong chicken na ating hihiwa-hiwain. Poportion na natin yan. Kayo na bahala kung gaano kalaki ang gusto nyo. Sa isang bowl, maglalagay tayo dito ng cornstarch, rice flour, at malamig na tubig. Hahaluin natin yan hanggang sa matunaw yung cornstarch at rice flour. Napakasimple ng ating recipe for today. At gaya nga na sinabi ko, inspired dito sa isang sikat na fast food chain at laging ino-order itong chicken na ito. Et na nga ang sikreto. Lalagyan natin yan ng salt, black pepper, at garlic powder. Bigyan nyo lang ng magandang paglamas para talagang pasok na pasok at manuot yung ating inilagay na pampalasa dito. Napakasimple lang naman ng ating pampalasa na lalagay dito. Wala nang kahirap-hirap. Ganito lang pala. Set aside muna natin yan for 30 minutes para lalong manuot. Samantala, after 30 minutes, ilagay na natin siya doon sa batter na ating ginawa. Pagulungin natin yan yung ating mga chicken. At siguraduhin ninyo na talagang nabalot yung bawat himay-may ng ating chicken. Magpainit na tayo dito ng ating kawali at maglagay tayo ng mantika. Pag mainit na yan, isalang nyo na ang ating mga chicken. Prito lang natin ito hanggang sa ito ay mag-golden brown at talagang maluto all the way. Kapag ikaw ay gumakain at nagluluto ng fried chicken, ano ang paborito mong sauce dito? Marami na rin tayong nagawa dito sa ating kusina. Ano ba ang pinaka nagustuhan mo? Paki-comment mo naman dyan. Sa isang pan, maglagay tayo dito ng 1/4 cup na tubig at 1/4 na sugar. Haluin natin ito hanggang sa ito ay matunaw. Kapag natunaw na, lagyan natin ito ng vinegar. Timplahan natin ito ng salt, garlic powder, at ground black pepper. Maglalagay din tayo dito ng 1 tablespoon ng soy sauce. Naglagay din ako dito ng paprika. Optional lang naman ito. Haluin lang natin ito. At pagkatapos ay maglalagay tayo dito ng ating slurry or yung cornstarch na tinunaw natin sa tubig. And then pwede na natin ilagay yung ating mga chicken. Paikot-paikutin nyo lang para maabsorb niya yung ating sauce. Maglalagay na tayo dito ngayon ng sesame seeds. Spring onion. At ang sesame oil. Maghahabol din tayo dito ng 2 tablespoon of butter. Ito ay para kumintab yung ating chicken mamaya sa ating pagpe-present. Ginugutom ka na ba? Eh, ready mo na ang kanin mo kaya. And there you have it, KND Nation, mga kadadelicious. Ito yung ating version ng Korean Fried Chicken a la Bonchon. Ang trending na ulam recipe ngayon. Huwag ka nang mag-alala. Siguradong busog na busog ka dito sa ating niluto. Sauce pa lang, eh, and rice ka na.